guys, magluluto ako ngayon ng talong. Talong na bula-bula. Ayan o. Ito yung talong. In-steam ko yan. Tapos yan, dudurugin ko yan. Tapos ayan ang lahok, sibuyas, bawang at sili, tsaka si, ano yan, string onion, dahon ng onion, at tsaka syempre carrots na grated, at isang itlog. Syempre paminta at asin, ayan. At ayan na nga guys, alam ko na nakatikim na kanyo nito. At lagi ko naman itong paulit-ulit na niluluto. Eh, wala lang akong ma-content ngayon, kaya naisip ko ay magluto uli at para ipakita sa inyo. Siyempre, hindi maluluto pag walang harina. Ayan. Ayan ang harina, guys. So, ayan, dudurugin ko na muna ito, guys. Durug na durug. Pang-pansarili lang naman yan. Actually, guys, pwede mong i-blender yan sabay-sabay. Para pinong-pino. Eh, pang-sarili lang naman yan. At dalawa lang kaming kakain ni Evelyn. Kaya, ganyan na lang yan. So, ayan. Pagsasama-samahin na natin yan. Sama-samahin na natin yan. O, ayan. Dahon ng sibuyas, asin. Ayan. Tsaka yan. O, diba? Pero, ito muna yung aking pipinuhin. Tsaka ko ihalo. O, wait lang guys. Pipinuhin muna natin yan. Okay. Tayo lang guys. Nagupit-gupit ko na yan. Alam nyo guys. Ginupit-gupit ko lang yan na ganyan. Kala nyo kung paano paghiwan. Gupit-gupit lang yan. Halo na din natin. Ilagay natin sa itlog. Ang bilis no. Ang bilis ang mga pangyayari no. Ang bilis kong mag-isip ng ulam. Ayan. Paminta. Alam nyo guys, kaya nilagyan ko sili. Paborito ko sili. Siyempre, lagyan natin ng asin. Ayan. Panglas na natin ilalagay yung mga harina. At dahil nahirapan akong maghalo, papatayin ko muna ito bago ko lagyan ng harina. Pero nasa tabi ko lang naman yung harina. Kala mo ha, bilis ko magawa. Mag-isip ng mga lulutuin. Ano, diba? O, ayan. Ayan. At meron din ako dito ng ano, guys. Cornstarch. Pwede natin lagyan ng konting cornstarch. O, ayan. Ready na. Haluhiluhin na natin para tayo magluto na. At ngayon, guys, pag pwede nyo lagyan niya ng pampalsa kung gusto nyo. Kung gagawin nyo yung pang ano, pang negosyo, lagyan nyo pampalsa. Pero kung hindi naman, wag na lang. So, ayan na nga guys, nahihirapan ako kasi may hawak yung isang kamay ko. Papatayin ko na muna. Okay. Naka-ready na, magpiprito na ako guys. Pwede na yan. Parang anlambot yata. Okay lang. Nagpapainit ako ng kawali, ayan. So, halu-haluin lang natin. Pero alam nyo guys, kung nilagyan ko to ng baking powder, lalaki to pag niluluto. Wala akong stock na baking powder, kaya hindi ko nalagyan. Kaya pwede na yan, pang sarili lang naman. Ayan, magluluto na ako guys. Tayo na guys, yung unang luto ko ng aking eggplant na bola-bola. Ayan. O, diba? Maparaan lang tayo, may ulam na kagad. Kung anong maisip mo, alam mo guys, isang talong lang yan. O, dahil sa isang talong, may ulam na kami ni Evelyn. Ayan. Ayan guys, yung padalawang luto. Malayo ako sa kawali kasi ayaw akong maldikit. Sobrang init ang panahon. Ito yung unang luto guys. Tapos may natitira pa. O, ayan. So, ayan hanggang tatlong kawali lang yan. Tatlong saplang lang yan, guys. So, ayan, pwede na yung hanguin. Tapos na, yung panghuling luto ko. Ayan, ang dami kong naluto. Ayan, matatapos na siya, guys. Kunting-kunti na lang, tapos na ako magluto. Ayan, ang init. Gumawa ako, guys, ng sausawan. Sauce. Sweet and spicy. Sweet, sour, and spicy. Yan ang sausawan ko ng aking bulabolang talong. Yan, hindi kasi masarap pag walang sausawan. So, ayan.
aking sarsa ng aking ginawang bola-bola. Okay. So, ayan guys. Ready na. Kakain na kami guys. Ito yung ginawa kong talong. Talong na bola-bola pero hindi bilog. Iba-ibang hugis. Tapos, siyempre, hindi mawawala yung sariwang gulay. Alam nyo guys, ang litos. Hugas na hugas yan. Tapos, ang pinaghuhugasan ko pa niyan ay yung galing sa, ano, sa filter na water, yung pinakang last na panghugas ko niyan. Kaya, malinis na malinis yan. 100%. Tapos, red rice kami ngayon, brown rice. Ayan yung sausawa, no? Sausawa nung ginawa kong bola-bola. Ayan. Siyempre, may adobong karne. Yung tira kagabi. Yung tira ko pa yan. Kaya, ayan na. For today video, yan lang aming pagkain ni Evelyn. Ayan, kakain na kami, guys. Thank you for watching. Hi, guys! For today video, iba na namang putahian lulutuin natin. Ayan, guys. Magluluto ako ng sutang ho na may sabaw. Ayan, oh. Eto po yung karne. Walang manok. Dapat manok. Eh, baboy na lang. Tapos, ayan ang pinagsama-sama ko na yan, oh. Bawang, luya, sibuyas. Ganyan ako pag nagluluto, guys. Pag pansarili lang. Pag iginisya ko yan, sabay-sabay ko iluluglog sa kawali. Tapos ito yung string onion. Saka gulay na ihahalo ko. At syempre, ayan, wala tayong ibang gulay ngayon. Kailalaho ka natin ang pichay. Para maging healthy ang ating kakaining pagkain, kailangan nating maggulay. O ayan, sino nakaka-relate dyan? Nagluluto ng 2 pirasong sutang hon pero ang dami ng Ricardo. Ayan. Oh. Panoorin nyo ako guys at lulutuin ko na ang aming pagkain ni Evelyn. Alam nyo guys, etong pagluluto ko na to, pangalawang araw. Kasi yung luto ko kahapon, hindi ko pa na-ipos yun, ay kulang. Kaya dudugsungan ko lang nitong mga niluto kong ito. Tapos ito naman panggabi guys. Magluluto ako ng karne na may sibuyas. Ang tawang dyan dito ay yanchong ro. Yanchong ro ng Taiwan. So, mamaya ko na yan imamarinate. Unahin ko na lang muna ito. Kasi yung mga buhayas at yan ni Evelyn ay nagagalit na. Gutom na siya. Kailangan matapos ko na itong pagluluto agad-agad. Okay, what's this guys? Ito na guys, sabi ko sa inyo, sama-sama na yan, oh. Kasi ang gagawin ko, tinulang, ano, sutang hon. Eh, kaya may luya yan, oh. Basta ako naglutang ng sutang hon, 100% may luya yan. At isama na rin natin yung karne. Oh, diba? At least habang, ano, habang kumukulay yung mga Ricardo, naluluto din yung ano, yung karni. Take note guys ha, konti-konti lang mantika nilagay ko dyan ha. Ano ba yan? Gangga patak lang. So, ayun nga guys, tatakipan ko muna yan para maluto yung karni at maging mabango siya. Okay? So, ayun na guys, mapula na siya. At dahil napula na siya, pwede na nating lagyan ng sabaw. Magugulat ka dahil napakaraming sabaw ang ibubuhos ko dyan. Dahil, sinabawa naman talaga lulo ko. Ayan! Huwag na magtaka. Dahil ang lulutuin ko naman ay sutang ko na may sabaw. Kaya lalagay na natin itong gulay na to. O, ayan. Lagyan na din natin ng pamenta. Saka syempre, asin. Kunti lang asin guys. Ayoko nang maalat. So ayan guys, pag lutong-luto na yan, saka natin ilalagay yung gulay. Tapos ang pinaka, yung ano, yung pichay. Tapos yung pinakanghuli natin ilalagay ay ang sutang hon. O, diba? Tatakipan ko ulit yan guys para maluto. Huwag nang magtaka kung bakit napakaraming tubig kasi kailangan ko ng sabaw. Agoy. Kaya na nga guys, kulong-kulo na guys. Kaya naman ilalagay na natin itong pichay. Sama na rin natin yung dahon. Dapat puno lang yung ilalagay ko eh. Lahat na siya. O diba? Diba?
Kukulayin ko lang yan, guys. Tapos ha, ilalagay ko na yung sutang hon. Ito yung sutang hon, guys. Inano ko na yan, guys. Binabad ko sa tubig tapos hiniwa ko. Kasi ang pangit naman pag sobrang haba. So, ayan, tatake pa na lang huli natin yan, guys. Para maluto yung gulay. Alam nyo, guys, take note, ha. Kung kayo may mga gastric, guys, huwag kayong magpapasobra sa pagigisa ng maraming sibuyas, bawang, luya. Kunti-kunti lang, guys, kasi pag sinubrahan nyo yung paggamit ng sibuyas, bawang, luya, ay lalong sasakit yung inyong gastric, yung basta, yun na nga yun, huwag kayong magpasobra sa mga lahat ng bawal ay lahat ng sobra ay bawal, so huwag kayong magpapasobrang gamit ng sibuyas, diba? Bawang, sibuyas, luya, okay? Kasi nakakasakit yan ng sikmura. 100% yung sinasabi ko sa inyo, guys, kaya tandaan nyo lahat ng sinasabi ko, okay? Dahil totoo yung sinasabi ko, at huwag na huwag din kayo kakain ng maasim kung kayo ay may mga gastric. Yan, ayan, naluto na, parang luto na siya, guys. Hindi ko natatakipan. Nalagay ko na itong sutanghon. Ayan, dami. Actually, guys, kahit maraming sabaw yan, mamaya-maya lang, na yan. Masisip-sip na niya yan, tubig na yan. At dahil yan ay pangulam namin ni Evelyn, kaya okay lang yan, ganyan. O, diba? Oops! Tapos ito, guys, yung last na ilalagay ko, dahon ng sibuyas. Pag lutong-luto na yun, saka ko ilalagay ang dahon ng sibuyas. Diba? Yan. Malapit yung daling-daling maluto lang yan. Natikman ko na yan, guys. Sarap na sarap ako. So, konting kulo-kulo lang. Tapos ay luto na yan. O, diba? Luto na siya, guys. At dahil luto na lahat-lahat, ilagay na natin ang dahon ng sibuyas. Diba? Ang aking sutang na makulay na makulay. Katulad ng aking buhay na makulay. Diba? Kunti lang ang karni niyan. Pampalasa lang siya. So, pwede na siyang ahunin, guys, kasi luto na siya. Pag tinakpan ko gayan, masisipsipan niya yung mga sabaw-sabaw na yan. Parang kunti lang matitira dyan, no? So, thank you for watching talaga, guys. Salamat sa panonood ng aking mga walang kakwenta-kwentang video. Hindi totoo yan, dahil ang aking mga video ay talagang pinaghirapan ko yan. At marami kayong natututunan, okay? Thank you! So, ito naman, guys, yung aking imamarinate na, Lulutuin ko mamaya ang gabi. Ito, guys, ay, hiniwa ko ng mapino. Ayan. Imamarinate na natin, guys. Lagay na natin itong mga sibuyas. Saka bawang. Ayan. Tapos, lagay natin ng pamenta. Siyempre, ng toyo. Marami ba? Okay lang yan. At least hindi na tayo gagamit ang toyo mamaya. At least malasang-malasa na yung ating yanchong sauro. Tapos lagyan natin ng konting-konti lang na suka. Yan, isang kutsara lang siguro. Pwede na yan. Diba? At dahil mamayang hapon ko pa tulutuin, guys. Tatakpan ko yan ng kling-kling. Tapos ilagay ko sa rep. Ganon lang yun, guys. Tapos itong sibuyas na to, mamaya ko na din yan hihiwain. Kasi panghuling lot, ilalagay ko yan doon sa lulutuin kong yanchong raw. Yanchong raw ang tawag kasi dyan. Okay. Eto na, guys. Umpisahan ko na yung pagluluto ko ng karni kong minarinate. Eto, guys. Yanchong raw lang ang tawag dito. Kasi alam mo kung bakit yanchong raw. Yung yanchong ay sibuyas. Eto, raw. Itong karne. So, pinagsamang yanchong raw. So, ayan ang tawag dito sa Chinese ay yanchong raw. Kaya mamaya pag luto-luto na yung karne, ilalagay ko na yung kanyang sibuyas. Ayan. Ngayon, guys, ay kumpleto ricado na yan kasi minarinate ko yan. Ay tatakipan ko para maluto siya. Okay!
Ayan guys, pwede na ilagay ang ating sibuyas na napakarami. At dahil ang tawag dyan ay yansong roo. Kaya naman, yansong roo is yansong roo ang tawag dyan. O di ba, ang sarap. Ang ating yansong roo. Ang ating yansong roo. Ayan guys, luto na yung kanin yan guys. Pero, yung sibuyas hindi pa luto. Kaya alam nyo guys, tatakipan ko muna siya. Para, ang pangit kasi pag hindi masyadong luto yung sibuyas. Ang sarap niya guys, promise. O, diba? Ayan guys, luto na siya. Pwede na ahunin ang aking yansong roo. O, diba? Gayaan nyo ang luto ko guys. Napakasimple lang ito guys. Pagmurang sibuyas sa inyo. Sobrang sarap niya guys. Oh, ayan. Maraming salamat sa panonood. Diyan lang yung kahuli-hulihan kong niloto, guys. Pasensya na kayo kasi yung aking mga videos ay, ano, putol-putol. Kulang-kulang kasi. Kaya, pinagdugsong-dugsong ko lang. So, ayan na nga, guys. Wala na ako idudugsong dito sa video na ito yung last na. Kaya, maraming salamat sa lahat ng nanood. Ayan, sana may natututunan kayo sa aking mga niloloto, mga pagkain masasarap. Bye-bye! I love you all, guys.